Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas ang Telecommuting Act o ang Work from Home Bill. Ang mga nakapaloob sa panukala, paborang kaya ng mga manggagawa? Saksi live, si Katrina Son. Katrina? Igan, positibo nga ang naging reaksyon ng mga nakausap nga nating nagtatrabaho sa mga pribadong sektor sa telecommuting o work from home bill na na-ratify na sa Bicameral Conference Committee. 7:30 a.m. hanggang 7 p.m. ang oras ng trabaho ni John J. Prandes sa isang private company. Nagmomotorsiklo siya papasok para makatipid at iwas traffic. Pabor siya sa telecommuting o work from home bill na approved na sa Bicam. Magkakaroon ako ng quality time sa family. Mas mahaba yung nauubos na oras kesa na nagtatrabaho ka na nasa bahay lang. Sa Telecommuting Act, target na mabigyan ng patas ng mga benepisyo at sweldo ang mga empleyadong pipiliing magtrabaho sa kanilang bahay at ang empleyado nilang nagtatrabaho sa opisina. Entitled din sa rest periods, regular holidays at special non-working days. Nararapat din silang bigyan ng mga training para mas mapaayos ang kanilang trabaho lalo kung magulang na. At least they'll be able to support their family at the same time na babantayan nila yung mga anak nila. Economical siya saka practical. Mas hindi siya hassle lalo na sa mga employees na pumapasok ng umaga. Bukod sa iwas traffic at gastos sa pamasahe ng empleyado, pati employer ay pwedeng makinabang dahil menos sila sa office space at iba pang gastos tulad sa kuryente. Positibo ang tingin ng DOLE dito, lalo't matagal nang nauuso at maraming natutulungan ang work from home. Kailangan din po na merong sariling ayuda yung ating mga workers. For example po, kasi pag telecommuting, yung connectivity mo dapat malakas. Igan, pinag-aaralan na rin nga ng DOLE kung saang industriya maaring i-apply ang work from home. Pirma na lamang daw nga ni Pangulong Duterte ang kulang para ganap ng maisabatas ang panukala. At live mula dito sa Quezon City, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.